So hello guys, maayong pagbalik sa akong channel. Gumay pa ka ning balik unya gibalikan ka. Char lang. But for today's video, we will gonna turn an ordinary captured photo into an extraordinary yung mala iPhone at DSLR. But disclaimer lang, I'm not a professional photo editor or photographer. Basta mix lang tayo ng filter dito at yun na nga, maghahanap na tayo ng photo and I choose this one. Kamuni adjust sa akong nawong ha. Balag chakarat kay namura na nagchaki. Kamuni adjust. So as you can see, wala na siya filter and square na siya guys. Mura siya, basta square na siya ang size ana. And our first move here is to crop the photo. Pina-portrait. Dapat portrait ang inyong pagka-crop. Not landscape or square, basta portrait. And next, we will go to sharpen tool. Positive 50 and the radius is positive 2. So, this helps the photo to be more detailed and mas claro. So, next, we will move on to blur. Huh? Sabaoy. So, magbo-blur na tayo. Yung umaabot kayo sa point na malabo na kayo, malabo na relasyon yung dalawa, pagbulag na mo, na diba, nakatulon kong ahat. Sina. So, mag-blur na ta. So, tip lang kapag mag-blur kayo ng photo, huwag nyong isali yung mga bagay na malapit sa subject para hindi masyadong OA ang pagkaka-blur. Yan. Dapat ma-detailed yung pagkaka-blur niyo, yung kasali lahat, yung nasa sulok-sulok na ganun. So ayan, i-blur niyo lang yan. Ganyan naman talaga nangyayari sa mga relasyon. Habang tumatagal, lumalabo. Diba? Char lang. Char, sukuha oy. So ayan, i-blur niyo lang lahat yan. Basta lahat ng details. Basta huwag nyo lang isali yung mga bagay na malapit sa subject. Gaya ng shelf. Dalawang shelves na yan. Di natin yan isasali sa pag-blur. Yan. So, move on na tayo. Let's go to adjustments. So, this filter is for the background. So, mag-add lang tayo ng negative 25 sa hue. Hue ba pagbasa, ana? Ambot, uy. Hue, basta hue. I love hue. Char lang. So, saturation, negative 20. So, use the eraser tool to erase the filter sa subject skin para hindi siya super pink. So, yun. Move on na tayo. Wala pa di ay. So, click the check mark right there and let's move on. Balik tayo sa adjustments. So, this filter is for the subject skin. So, mag-add lang tayo ng hue. Negative 10 and saturation is positive 4. Yeah. Para mag-blend naman yung skin ng subject sa filter ng background. So, let's go to brush with the intensity of positive 20. So, if you have colored hair, kung namoy colors in the hook and you want it more defined, just brighten that up using the brush tool. Yan. And move on na. Let's go to adjustments ulit. So, gusto kong mas more colored yung denim shorts ko. So, magdagdag lang tayo ng hue. Hue? Ano ba yan? Positive 108. Yan, para mag-color blue siya. And, saturation is negative 30 para hindi siya masyadong OA sa pagkaka-blue. So, bumalik tayo sa brush with the intensity of positive 20 para i-lighten or brighten up natin yung denim shorts. And let's go to brush again and darken the yung bookshelf na nasa likod.
i-dark lang natin. And let's go back to adjustments. Then, adjust the brighten to negative 10. Ganun. So, I'm done editing. I-save na natin siya. So, ayun lang guys. Super easy lang talaga. So, download Pixlr app on your phone. Super easy with Pixlr, guys. 156MB lang siya. Di siya yung anak kabug at sa phone. So, let's compare and contrast the photo na in-edit natin at yung before editing. So, yan. As you can see, ganda na niya tingnan kasi parang yung ginamit mong phone is ay yung ginamit mong camera is ano, DSLR char lang, ambot lang, but kumpara sa anyone, tsaka siya ambot, na-appreciate lang dyan ako siya. Kung sa inyo at tsaka ka muna i-adjust, basta ako nindot na nindot ko. So, money siya guys. Thank you for watching.